Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang change of command ceremony ng Armed Forces of the Philippines. Ang bagong chief of staff ng AFP, kilalanin sa aking report. Opisyal nang itinalaga bilang bagong Armed Forces of the Philippines Chief of Staff si Lieutenant General Felimon Santos. Si Pangulong Duterte na siya ring AFP Commander-in-Chief ang nanguna sa change of command ceremony at retirement ceremony ni former AFP Chief of Staff General Noel S. Clement sa Camp Aguinaldo kahapon. Pinarangalan si Clement ng Philippine Legion of Honor dahil sa kanyang mahigit 38 taong serbisyo sa bayan at mahusay na pagsisilbi bilang AFP Chief of Staff. Binigyan din ng parangal ang misis niyang si Geraldine Clement na nagsuot pa ng padang hand-painted ng mga naging uniforme ni General Clement. Nagpasalamat si Clement sa kanyang pamilya, mga katrabaho at sa Pangulo sa pagtitiwala sa kanya. Nagbigay si Clement ng libro kay Pangulong Duterte na naglalaman ng report ng accomplishments ng AFP sa ilalim ng pamumuno niya, kasama ang partisipasyon nila sa pag-host ng Pilipinas sa 30th Southeast Asian Games. Nagretiro si Clement isang araw bago ang kanyang 56th birthday na mandatory military retirement age. Pumalit sa kanya bilang 53rd AFP Chief of Staff si Lieutenant General Felimon Santos na dating commander ng Eastern Mindanao Command. I trust that you will work in unison with the incoming Chief of Staff, Lieutenant General Felimon Santos Jr., as you remain steadfast in protecting our country against lawlessness and terrorism. Pagkatapos ng pagbasa at pagpirma ng relinquishment and assumption orders, itinurn over ng Pangulo ang command symbol kay Santos. I am certain that the AFP I will leave behind is one with motivation and focused in fulfilling its mandate and delivering its pledge of service. The man that will take over the helm of the AFP from here on is a man of solid reputation and straightforward in his pronouncements. I am fully confident that your new Chief of Staff, Lieutenant General Felimon Santos, is as determined and as capable a leader. The Armed Forces of the Philippines can now focus its resources, manpower, and firepower on the remaining communist terrorist armed groups who insist on not giving up the armed struggle in spite of the goodwill shown to them by the administration, giving us livelihood training and even housing. Pagtitibayin daw ni Santos ang relasyon ng AFP sa ating foreign allies at tutulong pa rin sa war on drugs. Pero ang focus daw talaga nila ngayon ay local armed conflict. We are confident that we will end that before the end of the president's term. We are pushing for the localized peace talks. The localized peace talks is kanya-kanyang probinsya through the local chief executive, through the AFP and PNP, which we are gaining ground, especially doon sa pinanggalingan ko. Within 2019, we almost have 1,200 surrenderees. Dumalo sa seremonya ang iba pang opisyal ng gobyerno, militar at mga diplomat, kabilang sila former President Gloria Arroyo, MNLF Chairman Nur Miswari, Senador Bongo, Ronald De La Rosa, Francis Tolentino, at DILG Secretary Eduardo Año. And Mr. Pred Hermoso.